Ito guys, yung aking kauna-una ang asimbol. Ayan guys, kaya pala siya namatay. Ayan oh, may palaka sa loob. Ayan, palaka. Ito siguro ang naging dahilan kaya namatay ang aking amplifier. Ayan, ito guys, ang laman ng aking amplifier na inasimbol. Ayan, mayroon siyang speaker protect. At mayroon siyang 8 pairs output. Hero si driver. Ayan, ito ang kanyang transformer. Ayan, ako na rin ang winding yan. Ayan, nilagyan ko na rin siya ng tone control. Ito kanyang power supply, 4 na 100 volts. Ayan. Ang kanyang diode na sa likod. Ayan. Bridge diode. Mayroon din siyang fan. Ayan o. Kabilaan tong fan niya. Ito yung isa. Ayan. I-check natin kung bakit nawalan siya ng output. Pero may turn on natin yung pa. Amplifier. Ayan o. May DC out siya. 60 volts. Ibig sabihin talagang nag-failure siya. Tsaka tumutunog siya. So, umiinit na. Pag naka-detect kasi ng DC itong relay niya, speaker protect, hindi na siya mag-turn on. So, puputulin muna natin itong kanyang supply, itong positive at negative. Tanggalin muna natin itong kanyang supply. Kakat muna natin. Ito yung kanyang positive. Para malaman natin kung stable ang output nitong driver. Pabaklasin muna natin yung kanyang power supply. Ito. Che-check natin yung transformer kung stable ang kanyang output. Ito yung kanyang capacitor. Yan. Ito yung kanyang AC ground. Tatanggalin muna natin. I-disconnect natin. Check natin yung capacitor at saka transformer. Ayan. Ito yung kanyang ground. So, ito yung kanyang capacitor. Ano, okay naman, hindi naman siya lumulubo. Ayan. 100 volts. Ah, 100 volts yan. Nasa likod yung kanyang bridge diode. Ayan. Kaya siya nasa likod guys, dahil nagkamali ako dati dito sa pag-print ng PCB layout. Kaya sa likod ko siya nailagay. Baligtad yung pag-print ng PCB layout. Ayan. Ayan yung kanyang capacitor. Che-check natin tong kanyang transformer. Kung okay ang kanyang output. Che-check natin tong output ng transformer. Kung hindi siya napiktuhan. Ayan, na-disconnect na natin. Check natin. Gamit itong tester. Check natin ang output voltage niya.
Ito, AC, AC. Ito yung kanyang ground. Ground. So, ito naman yung kanyang ground. AC, AC. Ihihinang muna natin ang capacitor. Matis natin kung may output ang capacitor. Step by step, guys, ang ating gagawin. So, para sa mga beginners na nag-a-assemble ng power amp, kaya masyadong magmamadali. Step by step ang gagawin. Yan. Ano, kapag nag-a-assemble ng power amp, itong ground ng transformer at saka itong ground ng capacitor, straight yan, straight, diretso, para hindi magkaroon ng humming o hindi magkaroon ng tunog na ground ang inyong amplifier. Diretso lagi ang ground. Ayan, titest natin ang output niya kung mayroon. Ayan. Positive, ground, negative. Ayan, mari series to, naka-series tong capacitor. Series parallel. Ayan. Ito yung negative niya. Negative. Ito yung positive. Ayan. Titest natin kung may output. Nagamitan natin siya ng tester. So, bali, ito yung kanyang alligator na positive. So, yung negative. Ito kanyang negative. Kakabit na lang natin dito sa ground. Ayan, yung ingat lang, baka dumikit. Ayan, sa kabilang ground na lang. Sa dulo. Ayan. I-on lang natin. Power amp. Ayan, guys, diode ang sira nito. Diode. Ito tong diode na to. Dahil pag sinits natin siya, tumutunog yung transformer. Matik. Diode ang sira. Ayan, no, umiinit siya. So, papalitan natin tong diode. Check natin kung busted. Tanggalin natin tong diode. Ayan, guys, ano, natanggal na natin yung diode niya. So, check natin itong diode. Ayan, natuklap na siya dahil mahirap tanggalin. Check natin itong diode. Kung okay ba siya. O, busted na. Ayan. Check natin. Ito yung kanyang AC. Ito yung AC niya. Tsaka ito. And then positive, negative. Ayan, guys, ano, tips, konting tips lang pala para sa mga beginners, ano. Kung gusto nyong malaman kung nasan ang polarity ng diode, ng bridge diode na ganito, ayan, naka-indicate naman siya, AC, positive. So, laging opposite. Laging opposite. Halimbawa, ito yung positive. Yung opposite niya, yun ang negative. Ayan. Yan ang negative. Kung ito yung AC, ito naman yung opposite ng AC. Ayan. So, gano'n. Mag-opposite lang siya. Check natin siya kung okay pa. Ito yung kanyang AC. Positive, negative. Ayan. Pag may reading itong positive sa negative probe, pag may reading siya, busted. I-reverse natin siya. Ayan, siyempre may reading siya kapag ni-reverse mo. Ayan o. And then reverse, dapat wala siyang reading. Ayan. And then sa AC, itong AC niya, ay itong AC, ito, and then, dito sa positive, sa negative, pag nireverse mo siya, dapat walang reading.
Yeah, may reading siya, oh. Positive. Mukhang busted nga to. Sa pagbabasihan, may papalit tayo rito. Sa pagbabasihan natin to. Ayan. AC, AC negative, AC negative, dapat pag ni-reverse mo siya, wala siya dapat reading. So ito, may reading siya, reverse natin, may reading din, so, ibig sabihin busted. Ayan guys, nakita na natin yung sira niya. So, pinalitan natin ng diode tong power supply niya. Ayan. So, ikinabit na natin. Ito yung ground. AC, AC. Ayan. Tapos dito sa output niya, ito yung positive. Ground, negative. Ayan. Nakita na natin yung sira niya. Susubukan natin ngayon kung magsuswitch on na tong kanyang speaker protection. Yan. Tingnan natin kung magsuswitch on na siya. Meron siyang delay na ilang segundo. Ayan, okay na. Okay na. Ibig sabihin niyan, okay na. Ayan, nakakonek na ang lahat. So, ito try natin kung mayroon na siyang output. Ito, itong gagamitin nating speaker. Size 8 lang yan, D8. Yan. At ito ang ating magiging input. Input source, laptop. Yan. Susukatin din natin mamaya yung kanyang emitter. Kung ilang millivolts DC ang mayroon siya. Yan, susukatin natin yung kanyang emitter millivolts. Kung ilang mayroong millivolts siya, mayroon. Gamitin natin itong tester. Ayan. Yan ang ating connection. Itong positive probe. Positive probe. Papuntang emitter. Lalagyan natin sa emitter mamaya dito. And then, itong kanyang negative probe. Papunta rito sa ground. Yan. Switch on lang natin ang amplifier. Sukatin natin kung ilang millivolts mayroon siya. Yan. Nag-switch on na siya. So, itong positive probe. Ito sa kanyang emitter output. Ayan. Nakalagay sa range na 2 volts. So, mayroon siyang 0.294 millivolts. Okay na yan. Mababang mababa na yan. Ayan o. Dahil pag umabot siya ng 2 volts, hindi magsiswitch on yung kanyang speaker protect. Okay na. So, for testing tayo sa output. For testing, kakabit natin tong speaker. Ayan, nakakabit na yung ating speaker.
For testing na tayo. Ayan. Kinabit natin yung speaker niya. And then, yung kanyang RCA, papuntang laptop. Ayan. So, magpiplay tayo ng song. Ayan, nagpiplay na yung song niya. Power on. Power on natin. Yun, nag-switch on na siya. Then, try natin i-volume. Ayun, ayos guys, tumunog na siya. Wala na siyang problema. Okay na, okay na. Wala na siyang problema. Diode ang naging problema niya. Diode sa power supply. Ayan. Ayan guys, okay na. Natapos na natin yung repair ng amplifier na diode kung naging sira niya. Okay na siya, tumutunog naman na siya. So next time, meron naman tayong susunod na aasimbulin ito. Ito ang aking susunod na project. Itong Rakula na to na 5 pairs. Nagagawin ko siyang pang Twitter lang siguro. Pang Twitter o pang mid. Pwede na pang mid. So abangan nyo guys yung aking susunod na video. Don't forget to subscribe.